kumbaga ako mas malakas si Tipsy D sa wordplay, mas magaganda naman yung angulo ni Batas. So yun. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, papanoorin natin laban ay mula sa Ahon 10. Ito yung laban ni Batas tsaka ni Tipsy D. Simulan na natin. Nanalo ng coin toss si Tipsy D. Pinili niya mauna si Batas. Tigdalawang minuto dapat. Non-tournament battle. Huling laban ng day 1 Ahon 10. Pahinggan natin unang balat. Batas. Check. Yeah. Yeah. Tang ina, wax si Tipsy D. Kasi sa delivery, he won't progress. Papel niyang rapper na pambattle. Pagdating sa akin, tol punet. Kasi pagkatao ko, parang bato. Whole life's more like a monument. Kaya pagiging tipsy nito, if we flip ko, magiging stone to death sa pamamagitan ng damo. Ganon ako kung magsiga. Naroon niya yung stone to death. Narayan pa niya doon sa monument. Tapos ipi-flip niya daw dahil syempre lasenggo si Tipsy D. Tapos stone to death o sabog. Tapos yung stone to death na babatuhin ka hanggang mamatay. Daming layers nun. Tsaka pansin ko dito crispy agad yung pasok ng delivery ni Batas dito. Kaya pagiging tipsy nito, if we flip ko, magiging stone to death sa pamamagitan ng damo. Ganon ako kung magsiga. Pwede din gamitan ng bato. Galing sa iyong pundasyong giba. O batong ibinintang mo kay Apok at Looney tang ina. Ito'y para sa maling akusasyon na bumabatak sila kasi walang puntos ang intriga. Sa pananaw ng expert, mas dapat kang candy kasi sweet ka, tas minsan sour kang nerd. Marunong ka lang mag-wordplay Sweet ka, tas minsan sour kang nerd. Okay, style ni Batas dito, sobrang layering ng mga multiple meanings sa loob ng dalawang bara. Tulad nung kanina ginawa niya sa stone to death, tas natatawid pa niya sa gamit ko damo, sa'yo bato, balik na naman sa pundasyon. Katulad nung sinabi niya kanina. Dito, sinabi niya na yung mga akusasyon niya sa amin ni Apok na gumagamit kami ng bato. At dapat candy. Dahil sweet ka, tapos sour ka na nerd. Yung candy na nerds, paborito kayo ng bata ako. Yun nga, matamis yun, tsaka maasim. Tapos yung sweet na pagdating sa personality, tsaka sa sour pagdating sa attitude na sour, pag parang ano rin siya, tulad din ng pagiging bitter o inggitero. Tapos nerd, dahil si Tipsy D, siguro parang pinoportray niya na nerd. Ganun dun din pumapasok yung nerd na candy o yung nerds. Sa pananaw ng expert, mas dapat kang candy kasi sweet ka, tas minsan sour kang nerd. Marunong ka lang mag-wordplay, tapos na. Yung rap ko, louder than words. Magkabilang globo, tagus siya, pwes ako'y out of this world. Parang eating ng bisik. Note ko lang, mas dito trip ko si Batas, kahit na laliman pa niya yung malalim yung mga ginagamit niya na references. Basta ganito yung delivery niya, ganito ka-deliberate at ganito ka-linaw, malutong. Sa mga ibang battles siya kasi na hindi ko naririnig, minsan rushed yung delivery niya. So, pag nagtataglish, kumbaga nagdidikit-dikit yung English at Tagalog na words, mahirap pakinggan pag mabilis sinabi. So, dito, trip ko yung delivery niya at yung pace niya dito. Maliban dun sa mga laman ng sinulat niya dito. More than words! Magkabilang globo, tagus siya, pwes ako'y out of this world! Parang iting ng bisikleta sa malayo na planeta. Oo, science ang ebidensya.
yung lahi ko pang Vegeta. Letter M sa akin noo para itong naka-imprenta. Kung gets yung punto ko, sa ulo ko, sigurado na may letra, Panginoon ng battle rap. Sa pagka-Diyos ko, panisto. Kasi ito yung... Reference sa E.T., yung palabas na E.T. dati na nakabike, E.T. phone home. Tapos, kay Vegeta yung may M sa ano ko. Sa ulo ko may letra. Yung punto ko, sa ulo ko, sigurado na may letra, Panginoon ng battle rap. Sa pagka-Diyos ko, panisto. Kasi tuwing may kaharap ako na pusi, grabe ang alisto. Si Apo, pyesa na makina, sa daw buong mekanismo. Well, ako yung OG, motherfucker, tatay ni Jesus Cristo. Gage! Kwento ko pang homily. No doubt, nobody gonna see me. Yung amat ko pang OD, please. Baliwala kong kayo, tipsy. Yung amat ko pang OD, please. Baliwala kong kayo, tipsy. Pagdating sa host, easy. Lalo na pag OPP, stilo ko pag si ODB. Na-diagnose ng OCD. Tas workaholic represent... OPP, kanta ng Naughty by Nature. Who's down with OPP? Yeah, you know me. Tapos ODB, si Old Dirty Bastard, na membro din ng Wu-Tang Clan, ng patay na, na may OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Okay, yung mga rhymes niya dito, tsaka yung mga laro niya dun sa mga letters na yun. Bali, go see me! Yung amat ko pang OD, please! Bali, wala kong kayo, tipsy! Pagdating sa host, easy. Lalo na pag OPP, stilo ko pag si ODB. Na-diagnose ng OCD. Tas workaholic represent tong tarantadong to. Eh minsan lang yan bumatel, so ilang kaya anao to? Madalas ba yan nagtatato, apat babanda niyang buo? May radyo pag Sabado, anak ba niya siya, taga-sundo? Wala nga yung music, eh, puro lang yan pakulo. Panay battle lang daw yan. Ulol, sino ang ginago mo? Eh, mas madalas pa ako gumera, ISIS. Laban sa mundo. In short, wala ka pa sa kalingkingan ng tinatrabaho ko. Kaya ano, workaholic? Yung ISIS. Parang ISIS yata yung... Gusto niyo sabihin dun na... Parang... wordplay, kasi binanggit niya yung laban sa mundo. So maliban dun sa sinasabi niya na mga multis niya dito, inanguluhan niya si Tipsy D na workaholic daw siya, tapos kinumpara niya sa sarili niya na apat yung banda, nagtatato dahil si Batas tattoo artist din, tapos may album din siya, tapos siya pa yung nagsusundo sa anak niya. So yun yung angulong binibira ni Batas dito kay Tipsy. Wala nga yung music, eh, puro lang yan pakulo. Panay battle lang daw yan. Ulol, sino ang ginago mo? Eh, mas madalas pa ako gumera, ISIS. Laban sa mundo. In short, wala ka pa sa kalingkingan ng tinatrabaho ko. Kaya ano, workaholic? Baka sa twerk ka solid, king ina. Sa tuwing naririnig ko slogan mo, ako'y napipiga. How ironic ka na panalo mo, nakakabwisit ka. Isa pang how ironic mo, puta, gugulpihin kita! Subukan mo! Solid yun. Solid. Si Tipsy D kasi mahilig gumamit nung phrase na how ironic, na pangbungad lagi ng mga wordplay, mga how ironic bars. Actually, maraming gumagamit niya sa flip top. Kahit ako, isa yun sa mga pet peeve ko na sobrang overused na siya. Na pwede namang marami namang ibang paraan para sabihin yung how ironic. Pwede naman Tagalog, pwedeng nakakatawa na ganito ka pero ganyan ka. O kung palaging how ironic kasi paulit-ulit lang, lalo kung more than once mo gagamitin siya, parang nakakairita na rin siya pakinggan. Parang redundant na rin. Lalo na pag marami nang gumagamit. Ironic ka na panalo mo, nakakabwisit ka.
Isa pang how ironic, maputa, gugulpihin kita. Subukan mo. Kulong ka behind bars, oh, Yuseta, parang posas. Ako ang talampunay na tinapat lamang sa rosas. Mahabang rounds niya ang patunay na takot lang sa matodas. Kaya fuck is time machine, wala nga siyang konsepto na oras. Okay, yung round 1 ni Batas, okay sulat niya doon. Daming layers, okay din yung rhymes, ganda ng mga multis. Okay din yung delivery niya. At ganitong pace ni Batas yung trip ko, pati yung pagka linaw ng vocals niya dito. Madaling intindihin yung mga sinasabi. Siguro pinaka-highlight dito yung isa pang how ironic mo, gugulpihin kita. Gusto ko yung linya na yun. Okay din yung mga references niya kanina, yung mga ODB, OPP. So, yung opener niya rin, solid. So, tingnan natin yung round 1 ni Tipsy D. Yo, kung sinisisi mo sa akin yung nangyari kay Looney dahil sa sinabi ko before, parang sinabi mo na rin na naniniwala yung gobyernong meron akong energy ball. Yo, palagi mong sinasabing back to back. Ulit-ulit, para lang tong losing streak mo na ulit-ulit, binigyan ako ng 3 rounds para tapusin ka ng ulit-ulit. Pwes, hayaan yung simulan ko to sa mga pantig na ulit-ulit game. Bulbul. Gunggong. Bobo. Salsal. Pag ako naglaklak hanggang huling taktak ko ay walwal. Wala namang bat-bat ang sat-sat mo at daldal. Kung ito'y basketball, pa ako may pakpak kada saksak ang dakdak mo ay palpal. Sige, paspas. Mandapak, agas-gas. Hasanan ko chilyo kas-kas. Sa leeg mo las-las. Dadaling ka sa pang-pang. Dugo mo ang sang-sang. Sobrang lakas ng chak-chak, bang-bang, may na-alerto agad na wang-wang. Ganyan ang aking bibig pag nagwika. Okay, okay na konsepto yon. Mga inuulit na syllables o pantig. Okay yung chak-chak, wang-wang, pati yung part na sa basketball, yung pa ako may pak-pak, bawat dak-dak mo pal-pal. Okay yun. Pang-pang, dugo mo ang sang-sang. Sobrang lakas ng chak-chak, bang-bang, may na-alerto agad na wang-wang. Ganyan ang aking bibig pag nagwika. Asahan mo na marahas, humming device sa aking dila. Ibang klase mang haras, imposible kang makapagtago. Tatamaan ka ng malakas, ganto ang bara ng disiplinado. Sumusunod to sa batas. Sa slaughterhouse, bababuyin ka nakatali. Aasintehin ko yung gitna hanggang mahati gamit ang makinang lagari. Kalat-kalat mong karne, di na matukoy kung sino bang may-ari. Pinoy henyo murderer. Oo, hindi pwedeng mamatay kang maluwalhati. Sa gantong tao, bagay malahayop na pangyayari. Kala mo kung sinong master ng kung fu? Sa ganitong tao, bagay malahayop na pangyayari. So, inano niya sa Pinoy henyo, yung tao, bagay, o hayop. Nalaro niya dun sa ganitong tao, bagay ang hayop na pangyayari. Okay. Siguro emphasis lang yung kulang dun, pero ang ganda nung pagkasulat niya dun. Oh, hindi pwedeng mamatay kang maluwalhati. Sa ganitong tao, bagay malahayop na pangyayari. Kala mo kung sinong master ng kung fu? Mahina. Pagdating sa torture, estilo ko voodoo. Manika, giniginaw, natatakot, mga dahilan ng iyong nginig. Mga dahilan ng iyong nginig, kanang kamay sa iyong spinal cord, kaliwang kamay sa iyong bibig. Bago kita tuluyang gawing gulay, pagbibigyan kitang makinig. Mag-sound trip tayo ng chapsuy, tapos balian na ng leeg. Okay, bastusan ba? Hindi. Bago kita gawing gulay, tapos nag-reference siya ng chapsuy, yung kanta ng System of a Down.
Tapos yung balian ng leeg, yung show ni Batas, radio show niya. Okay. Okay din yung ano, manika. Voodoo, manika, tsaka yung manika. Yung manika ginagamit sa voodoo, yung tinutusok ng karayom pag pang, ginagamit ng mga mangkukulam, voodoo. Yang gawing gulay, pagbibigyan kitang makinig, mag-sound trip tayo ng chapsuy, tapos balian na ng leeg. Okay, bastusan ba? Hindi ako ganun, pero dahil malakas ka mang buyo, hindi ako tinigasan sa kasintahan mo kahit nakita kong hubo. Paano ka naging interesado sa ganong klase ng luno? Pwede ka nang tawaging champurado kasi yung partner mo tuyo. Yo! Sobrang busit. Luno. Hindi ko alam kung anong word, ano ibig sabihin ng luno. Anong klase na luno? Baka sa lugar nila yon o baka malalim na Tagalog. Pero okay yung linya na yon, champurado, partner mo tuyo. Sado, sa ganong klase ng luno, pwede ka nang tawaging champurado kasi yung partner mo tuyo. Yo, sobrang busit talaga ako sa pagmumukha mo. Wala akong binigay kundi respeto, pero palihim mo akong ginagago. Pwes tapos na yung palabas. Sa akin lagay mo delikado. Sobrang aral ko na tong batas. Pwede na akong mag-abogado. Oo nga't basihan ka ng hurado. Pero yung... Oo nga't basihan ka ng hurado. Pero yung hustisya, di mo pwedeng ipagkait. Para to sa lahat ng niyabangan at ginawan mo ng masakit. Uutot ako ng malakas. At iire ng pagalit. Lalagay ko sa kamay ko ang batas, tsaka ako maghuhugas ng puwet. Shit. Okay, yun yung round 1 ni Tipsy D. Okay din yung sulat niya dun. May yung mga syllables na ulit-ulit. Okay yun. May mga wordplay din siya. Although mahaba yung... Ganun naman yung style ni Tipsy D. 4-bar setup, tapos nandun yung punchline sa... pang-apat na bar. Medyo magkaiba sila ng approach ni Batas dito. Yung kay Batas parang layered na, ba sa isang bara marami kang hihimayin, kumbaga tumatawid yung references sa iba't ibang bars. Okay, hirap timbangin ng round 1. Siguro tabla, tatabla ko itong round 1. Malakas din yung kay Batas, lalo na yung siguro kung sa delivery at presence at presentation, mas nagustuhan ko yung kay Batas, mas in your face, mas confident. Yung kay Tipsy D, may mga parts na nagsastutter siya, although maganda naman yung laman, pero mas marami pang, hindi, siguro hindi lang yun yung in-expect ko na gagawin niya dito. Lalo na yung ender niya, parang medyo laylay. Tabla lang siguro. Tingin ko tabla lang tong round 1 para sa akin. Tingnan natin yung round 2. Fuck a cappella! Pulso ko mismo ang metro. Hanggang wala kang kantarepa, wala ako sa iyong respeto. Kaya hanggang dito ka na lang. At di naman to sikreto, kasi ang battle rapper walang laban sa tunay na musikero. Kaya ako'y mas ramdam sa bawat ring, ito'y emergency call. Yung shirts niya bagay din malabel na peke sa mall. Kasi ramdam sa bawat ring, emergency call. Solid yun. Double meaning ng ring, yung ring ng telepono at yung ring ng flip top. Tunay na musikero. Kaya ako'y mas ramdam sa bawat ring, ito'y emergency call. Yung shirts niya bagay din malabel na peke sa mall. Kasi Dragon Ball yung disenyo, nakasulat Energy Ball. Pinapaikot mo lang fans mo na parang Elicite All. Kasi ang creative, ang original. At ang malala pa, nagagalit ka sa angle sa'yo na manggagaya. Energy Ball lang nga, tas yung style pa, pang DBZ.
time machine, back to the future. Ganun palabas ni Tipsy D, tapos Einstein. Puros kasi nungalingan everywhere, eh nagiging Einstein lang to. Kasi tong MC Square, yung ipin niya katumbas pang tatlo na... Tong MC Square, o square, o parang... Kumbaga, paano ba tamang Tagalog ng square? Pag tinawag ka ng square, parang nerd? Parang wallflower? Parang outcast? Parang medyo weirdo? Kumbaga, uncool na tao. MC Square. Ano rin doon sa MC Squared na yung formula ni Einstein, E is equal to MC Squared. Tapos, inanggulo niya rin dito na galit si Tipsy D na sinasabihan siya namang gagaya pero yung mga konsepto niya, halata naman na hango sa iba daw. Tulad nung Energy Ball, galing sa Dragon Ball Z. Tapos, yung mga time machine niya, galing sa Back to the Future. Okay. Siguro yun nga, mga nilalamang ni Batas dito, lalo na sa round 1, angulo, kumbaga naaanguluhan niya ng mga butas ni Tipsy D dito. Yung kay Tipsy D naman, yung ginawa niyong approach kanina sa round 1, puro wordplay, nakabase sa words. Energy ball lang ha, tas yung style pa, pang DBZ. Time machine, back to the future. Ganun palabas ni Tipsy D, tapos Einstein. Puros kasi nungalingan everywhere, eh nagiging Einstein lang to. Kasi itong MC Square, yung ipin niya katumbas pang tatlo na pustiso. Imagine nyo rin tulog na radyo kung walang kompromiso, kaya fuck flexibility. Ako'y sabit sa kanyang dugo, di naman ako vampira. Wasak mga linya nito, di, para kuryente kay Godzilla. Fuck Red Horse, iba kapag ako na ang nanipa, ito'y battle of the brains, badang laban sa lasalista. Kaya ako'y laging handa sa barahan. Kahit sa pisikalan banatan, kahit ibase to sa talaan, yung level ko pantalaan, nirepresent ko mga tito, dito at mga stilong mamaan, mga supot, wala lang palagyan, lalo kong kilalang pambataan. And speaking of bata, nilandi ako ng mga bitch mo noon bilang ko 3 beses. Nasa bandang bulbul daw ng Panginoon, kita proheba ng heaven. In inches, nasa 7. I won't name names. Matens ka na lang sa yung past to present. Oops! Sobrang awkward tuloy na stage na para lang tong adolescence. Adolescence! Yeah! Matens ka na lang, past to present. Present tense, past tense. Sobrang awkward ng stage. O yung stage ng flip-top. Inano niya sa adolescence. Yung adolescence stage kung saan awkward na stage para sa isang... nagbibinata o nagdadalaga. Kasi syempre, first time mo tutubuan ng balbas, bigote, mga tigyawat, etc. Sa babae naman, first time magkakaregla. So, nilaro niya yung awkward na stage. Yung awkward yung stage kasi dahil sa topic na ino-open niya. At yung pagka-awkward ng adolescent stage. Matens ka na lang sa yung past to present. Oops! Sobrang awkward tuloy na stage na para lang tong adolescence. Adolescence! Yeah! Adolescence kasi supot ka. Mukha kang madalas mag-inarte. Matagal na kitang hiningi kay Arik. Sagot niya, hilaw pa yan pre. Magbabad pa siya para mas flavored kanyang putahe. Para mas masarap mapagkaluto kasi season na yung karne. O diba? Luto na lang palagi. Pero yung luto nila na Angel ang pinakamahina. Yang paratang na yan, real talk, indirect insult kay Enigma. Silang mga feeling nag-upgrade ng antas dito sa liga, baka di nila nakikita na pagtapos sila kumita, sila din mismo sumisira. Ngayon gamit sarili nilang mantika, mumura... Okay, yung mga layer niya doon, yung mga kulang pa sa babad, seasoned na yung karne, tapos yung angulo din, sinasabi nila na yung luto. Tapos sinasabi nila na pagtas nilang kumita sa liga, sila din yung sumisira. Parang okay yun. Indirect insult kay Enigma. Ito sa liga, baka di nila nakikita na pagtapos sila kumita, sila din mismo sumisira. Ngayon gamit sarili nilang mantika, mumurahin lang para mas malutong. Puta ka,
palilihating ka ng arsonista. Galing, galing nun. Gamit ang sarili nilang mantika, mumurahin lang para mas malutong. Doble, dobling meaning nung mumurahin yung chip na mantika, tsaka yung mumurahin na ikakurse. Tapos mas malutong daw pag mumurahin yung mantika, tapos yung mura na malutong. Yun yung kay Batas dito, one-liners niya, kumbaga siksik. Magkaiba talaga sila ng approach, yung kay Tipsy D, 4 bars setup. Kay Batas, may mga one-liners siya dito na may mga layers. Mo sumisira! Ngayon gamit sarili nilang mantika, mumurahin lang para mas malutong. Puta ka, palilihating ka ng arsonistang handang makulong. Ako'y kusinerong kulang sa atensyon. Tuwing may niluluto, malamang sunog. Tipsy ka, tong upper ko, downer to. Kapag tumama, ikay tulog. Okay, yung round 2 ni Batas. Pwede rin, parang round 1 niya rin yung dating. Kapareho lang din. Dito sa kanilang dalawa, wala pa ako nakikita na gumagamit sila ng solid na in-your-face na ender. Okay lang yung kumbaga hindi siya parang kumbaga pwede pa rin siyang gamitin sa gitna. Ganon din kay Tipsy D kanina. Yung kay Batas, yung ender naman niya kanina, yung time machine, yung di ka marunong sumunod sa oras. Mas parang pang ender pa yun kasi dito sa ginawa niya dito sa round 2. Pero yung content ng sulat niya dito sa round 2 ni Batas, consistent dun sa round 1 niya. Tignan natin tong round 2 ni Tipsy D. Napakayabang! Kala mo kung sinong mahusay, pero nabisto ko yung plano. Sagipin ng champion ng isa buhay sa sunod-sunod niya natalo. Kaya yung last battle niya sobrang strange, kasi cherry pick yung kaduelo. Sinadya kang bigyan ng range para makabuelo. Eh ang kaso, sobrang dami ng injuries ang napala mo. Nawala ng 3 points, di pa na-defend ang kampiyonato. Kung iisipin, parang GSW lang ang senaryo. Yung dating back-to-back champ, hirap ng manalo. Kaya huwag ka nang magmatiga. Tinatopic niya dito yung sunod-sunod na talo ni Batas. Yung sabi niya, binigyan siya ng range para makabuelo. Range o distansya. Siyempre, para makabuelo ka, kailangan mo ng distansya. Tapos, siyempre, si range, sinabi niya na yun yung after ng sunod-sunod na talo ni Batas, binigay sa kanya na kalaban si Range. Tapos hindi yun makapag back-to-back parang Warriors. Pagkatapos mag back-to-back, hindi na manalo ulit tulad ng Warriors. Hindi katulad ng Chicago na nag 3 straight championships. Yung Warriors, dalawa lang, tapos natalo sila the next year. Pa na-defend ang kampiyonato. Kung iisipin, parang GSW lang ang senaryo. Yung dating back-to-back champ, hirap ng manalo. Kaya huwag ka nang magmatigas, maigi. Malambot ka pa sa clay. Kumbaga sa super team nyo, ang katumbas mo si Dre. Tsaka alam naman natin, sa range lang lamang yan. Mas pangbuhat pa rin si Kevin. Carry lang yan. Batas, kumusta? Okay, Dre. Clay Thompson, tapos siya daw si Dre o si Draymond Green, tapos si Kevin Durant, na yun din yung pangalan ni Tipsy D, Kevin, madali daw buhatin, carry lang yan. So nagamit niya yung apat na stars ng Golden State pagkatapos niya mag-GSW na scheme. Si Durant, si Green, si Curry, tsaka si Clay Thompson. Solid yun. Okay yung pagkasulat niya dito. Naman natin, sa range lang lamang yan. Mas pangbuhat pa rin si Kevin. Carry lang yan. Batas, kumusta? Yung mga taga-kampo ba, pumusta? Naalala mo ba yung bara ko? O di ba mahilig kayong pumusta, ano? Nasulit ba pera nyo? Simula kay Notorious, Sayad, Apok, si Dicta Filler, ako'y Romecta Leader, Panginoon Patawad, I'm a sinner, or better yet, tawagin nyo kong Kampo Killer. Gusto nyo pa ng 5-on-5? Gago! I denied that offer. Mas trip kong isa-isahin ng kampo. Divide and conquer. Motherfucker!
hindi daw nagyeges ng masa lately itong bahistang rapper. Masyado kang crybaby. Kaya tulog sila sa rocker. Ha? Yung musika, peste ka sa yung instrumento bahango. O di ba bassist ka? Kaya pala yung tunog mo baho. Tapos nung sinabi mo fuck flexibility, ano bang yung motibo? Eh saka ngang hip-hop na rakista, yun ang kompromiso. Kung si Sayad ang ill sa... Okay, dito binabanggit na yung pagiging rakista ni Batas. Tunog mo baho, yung baho na bass, kasi bahista si Batas. Tapos yung walang kompromiso na sinasabi ni Batas lagi, tinry niyong basagin dito na hip-hop ka, tapos rakista ka, yun palang kompromiso na, yun yung sinasabi ni Tip City. Iti, ano bang yung motibo? Eh saka ngang hip-hop na rakista, yun ang kompromiso. Kung si Sayad ang ill sa ilustrado, ikaw prelupit mo. Ikaw ang error sa terroritmo. Tsaka ano ba lang pakiramdam ng tough guy? Hindi ba nakakangalay? Paano mo na me-maintain na galit ka sa lahat ng bagay? Nagpahaba ng balbas, nagpatadtad ng tatu, panay bukang bibig niya ay banta. Pinoprotektahan yung pagkamacho kahit wala namang may tangka. Ganyan-ganyan yung mga tipong ayaw umamin na bakla. Kaya pala, defense mechanism ang naisip niyang rule of engagement. Sobrang hilig mo sa burat, ginawa mo ng fashion statement. They say you are what you eat. Kamukha mo na yung sinusubo mo. Kung ayaw mo magbukang burat, huwag kang laging galit, ang tigas-tigas ng ulo mo. Tapos laging bukang bibig, kinantot ko si ano, kinantot ko si Kwan. Paulit-ulit, kala mo may glitch. Panay kang kiss and tell sa battle, kala ko ba ayaw mo sa snitch? Gusto niya laging siyang mas mayabang, mas mahusay, mas matapang at mas rich, kasi deep inside ikaw ay insecure little bitch. Pag may kinantot, kwento agad. Tangin, pag may kinantot, kwento agad. Nakikipagparamihan ng tike. Sa ganun kasi nakakakuha ng confidence yung mga taong maliit ang tite. O sige, itanggi mo. Kahit i-deny mo pa, di mo na mapipilit yan. I just killed you with titi bars. Ito ang tribute ko sa Little John. Ngayon, sinong pikon, sinong urat? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Mukha kang hulmahan ng burat. Ikaw ang basihan ng mga chinupa mo. Okay, round 2 ni Tip CD. Mas malinis yung performance niya dun kumpara dun sa round 1. Tsaka, okay, nagustuhan ko dun yung GSW scheme niya. Kevin magbubuhat tsaka yung carry lang, okay yun, naganda na ako dun. Tingin ko round 2 edge ko dito kay Tip CD. Mas natripan ko yung round ni Tip CD dito, although malakas din yung round ni Batas dito sa round 2, kumbaga consistent sa round 1 niya. Mas naangatan ni Tip CD yung mga angulo niya dito kumpara dun sa round 1. Kumbaga doon sa round 1 yung mga doubling syllables niya yung highlight doon. Yung mga punchline niya doon, maganda yung wordplay pero hindi siya haymaker. Dito, mas marami siyang masasabi kong haymakers o quotables para sa akin dito sa round 2. So round 2, edge ko dito kay Tip CD. Round 1 tabla, round 2 Tip CD, tapos round 3 pakinggan natin. Back to back daw ako. Oo, talaga. Kung this niya yun, akala mo, kaya niya. Tapos, papatayin daw niya yung label namin, gago. Tangina, matagal nang patay yung kampo. Di ko gets lingwahe mo. Ito ang tore ng Babel. The way you rock it. Patay yung kampo. Kasi matagal naman binuwag yun ni Batas. Anong po naging ano pa yun? Ilustrado.
Tapos, di ko alam kung ano na ngayon yung grupo nila. Iniba-iba kasi nila yun eh. Baka ngayon solid uprising na lang. Di ko gets lingwahe mo! Alam ko, nag-teknika brutal pa bago nag-ilustrado. Campo terrorismo, teknika brutal, tapos ilustrado. Yung label namin gago! Tangina, matagal nang patay yung kampo! Di ko gets lingwahe mo! Ito ang tore ng Babel! The way you rock it, medyo pangit na parang Sam Cassell gumagan bars kada battle! Di ko gets lingwahe mo, tore ni Babel, Bible reference, yung tore na tinry nilang paabutin sa langit. Tapos, pinarusahan sila ng Diyos, dun ginawang iba-iba yung lingwahe. Na dun na yung parang history kung bakit hindi na nagkaroon ng iba't ibang lingwahe sa mundo. Hindi na sila nagkaintindihan, kaya hindi nila natuloy yung tore na yun. Tapos, the way you rock it, pangit, parang si Sam Cassell, player dati ng Houston Rockets, na pangit yung itsura. Baga, lagi siyang nagagamit na example ng pangit na mukha sa NBA, si Sam Cassell. Gets lingwahe mo! Ito ang tore ng Babel! The way you rock it, medyo pangit na parang Sam Cassell. Gumagan bars kada battle, puta, hanap ang papel. E sa itsura mong yan mukhang takot kang humawak ng baril. Kasi puta ka! At di ako tanga! Coin na espada ang samurai, sir! Yung delano, ginawang delano, sabay puna sa daiher ni Sak, puta ang wak mo, lyricist, di ka legit na writer. Gumagan bars ka pa pero, barel pagtukoy mo sa sniper, bobo! Di ako maluloko ng mga rhymes mo. Ikaw tipsy, iyaking todo, dahil sa kakawain mo. Sobrang sarap, magkaroon ng bayag, puta minsan try mo. Sobrang weak mo, inamin mong... Kakawain mo. Dahil nga alcoholic yung papel ni Tipsy D o yung wine na, maliban sa wine na alak, yung wine na pagrereklamo, yung wine na may H-W-H-I-N-E. Si iyaking todo, dahil sa kakawain mo. Sobrang sarap, magkaroon ng bayag, puta minsan try mo. Sobrang weak mo, inamin mong hirap kang patayin si Zaito. Si Zaito! Puta. Pero Tipsy, huwag ka tumigil. Magsulat lang na maigi. Keep up the good fight. Lahat nagsimula sa Kadiri. Marami ka namang nauuto, so pwede kang manatili. Kahit nga si Skastakli, hip-hop pa rin tingin sa sarili. Magpupula ang katawan na parang safeguard, men. Sibog sa akin lahat yan, men. Yung Jade Garden, Lethal Weapon, Mel Gibson G. Pero Braveheart din. Walang silbi sa akin yung D. Ako si James Harden. At mabalik tayo kay Zaito. Walang silbi sa akin yung D. James Harden. Yung defense. Isa sa pinakamagaling na offensive player si James Harden. Mahirap bantayan sa tres o sa loob. Malulusutan ka talaga ni James Harden. Step back. Mga layups niya. Mahirap sa palin. Magaling kumuha ng foul. Pa rin tingin sa sarili. Magpupula ang katawan na parang safeguard, men. Sibog sa akin lahat yan, men. Yung Jade Garden, Lethal Weapon, Mel Gibson G. Pero Braveheart din. Walang silbi sa akin yung D. Ako si James Harden. Lethal Weapon tsaka Braveheart. Mga pelikula na pinagbidahan ni Mel Gibson. Sinasabi niya Braveheart siya, Lethal Weapon din siya. At mabalik tayo kay Zaito. Oh, angle mo sa kanya para yung gago. Kumakalait ka ng pangit, akala mo ang guwapo. Tangina ka, e mukha kang magang-magana yung mukha mo. Itsura mo mas masagwapa sa abakadas na kulabo. Habang ako ilustrado. Oo, hayop sa galing. Grabe kong maghasa, kaya napakatalim. Sobrang husay ko ito'y nakakapraneng. Agos ko, pang Diyos to, basihan ng mga pating. Kaya tangin na mo, Tipsy, di ako sa'yo natutuwa.
Diyos ko, pang Diyos to. Diyos siguro, tsaka Diyos na yung palabas dati na tungkol sa mga pating. Diyos na J-A-W-S, tsaka yung Diyos na God. Nilaro niya. Husay ko ito'y nakakapraneng. Agos ko, pang Diyos to, basihan ng mga pating. Kaya tangina mo, tipsy. Di ako sa'yo natutuwa. Sana mas mamaga pa ang iyong muka. Yung amat mo pang social drinking. In short, supot ka. Tipsy ka, baka pusi ka. Subukan mo kaya na tumungga. Diba, tumatago sa akin letra para lang X to. Mainit sa mga tenga. Salita ko, El Nino. Etong huli ko na skema pang surbol ding trio. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng edits mo. Ngayon, sino pikot? Ito yung na-issue dati. Ginamit ko ring angle sa kanya to dati. Nela na ex ni Tipsy D na diniskartehan ni Batas. Yun yung ginawa kong angulo. Dito sinakyan ni Batas. Pinapasabi ni Nela, liit ng edits mo. Eskema, pang surbol ding trio. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng edits mo. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay burado. Di tayo magkaantas, ako Panginoon kay Sala Kristiyano. Tandaan mo ako ang batas. Pakisabi kay Nela, malaki lang kiki niya. Okay, yun yung round 3 ni Batas. Tinapos niya ng catchphrase niya. Para sa akin, pantay-pantay lang yung lakas ng mga rounds ni Batas dito. Round 1, round 2, tsaka round 3. Same approach. Although, iniiba-iba niya yung angulo. Ano ba linya niya dito na... Siguro dito puro references yung mga binanat niya, yung mga Braveheart. Delivery niya consistent. Tingnan natin yung muna na yung bago natin husgahan yung round 3. Tingnan natin yung round 3 ni Tipsy D. O Panginoon kay Sala Kristiyano, tandaan mo ako ang batas! Pakisabi kay Nela, malaki lang kiki niya. Yo! Yo! Dito to. Yo! Putang ina. Yo! Ngayong Friday the 13th, ibang Kevin ang kaharap mo, hindi si Bacon. Imbis machete, dala ko yung ice pick at ako'y naka-apron. Headlock ay batas. Hanggang maging kakulay ni Akon, bubutas-butasin ko yung mukha na parang maskara ni Jason. Siya daw yung Panginoon. Ibang Kevin, hindi si Bacon. Si Kevin Bacon, artista yon. Di ko alam kung siya yung gumanap na Jason. Alam ko si Kevin Bacon, siya yung nasa Hollowman eh. Pero hindi ko na kasi napanood yung Jason. So hindi ko alam kung siya rin yung gumanap dun. Headlock ay batas. Hanggang maging kakulay ni Akon, bubutas-butasin ko yung mukha na parang maskara ni Jason. Siya daw yung Panginoon, aka Pangingayon. Yung katawan mong tinapay, pipirasuhin parang pandilimon, kulang ang kalis ng iyong dugo. Iba aking relihiyon, lalamunin ka ng buo, ganto ang Simba Pagliyon. At ngayon, kaligtasan mo'y napa sa akin, ba't mo nilagay... Simba Pagliyon. Lion King reference? Okay. Iba aking relihiyon. Lalamunin ka ng buo. Ganto ang Simba Pagliyon. At ngayon, kaligtasan mo'y napa sa akin. Ba't mo nilagay ang sarili mo sa alanganin? Kasi nga naman, paano ka pa mananalangin kung ikaw ang Panginoon, wala ka nang tatawagin? Dito sa lupa, hindi parang sa langit. Alam mo ang kwento. Sa nangyari sa karpentero sa kamay ng Hudyo, walang nagbago. Madali lang dumalak ang dugo sa butas mong bao. Oo, masusugatan ng Panginoon kung ito'y batas ng tao. Bobo!
pagkatapos at matapos ng tatlong rounds, sa salangit kang muli. Dinaig ko pa yata si Aklas sa lakas kong magpauwi. Kaya paalam na batas at enjoy sa iyong departure. Humiling ka ng rap na malakas, binigyan kita ng rapture. Kaya what's up, Mark? Kinalakihan mo na basura mo na trademark. Isang palatandaan na kupal ka since birth, Mark. Oo, veteran sa liga. Isa ka na sa benchmark. Kaso di na makasabay sa laro, kailangan ng ibang ko. Maupo ka sa benchmark. Panay kang umiiyak kapag hindi ka pakinggan. Sobrang na-hurt yung feelings ni Mark. Dahil sa mga bagong fan. Sa palatandaan na banu ka since birth, birthmark. Tapos yung benchmark. Benchmark, panay kang umiiyak kapag hindi ka pakinggan. Sobrang na-hurt yung feelings ni Mark. Dahil sa mga bagong fan, sa lahat ng kilala kong Mark, ikaw lang yung malambot sa leche flan. Well, my name is Mark too. Kaso yung baluti ni Iron Man. Tapos sabi pa niyan, Iron Man ng Mark 2 yung ang alternate ng armor ni Iron Man. Mark 2 yung Mark din ako dahil Mark din yung pangalan ni Tipsy D. Pareha silang Mark. Mark Rodriguez si Batas. Tapos, teka, Mark ba si ano? Hindi ko alam kung second name ni Tipsy D, Mark. O first name niya, Mark Kevin Andrade. Alam ko, Kevin kasi. O baka ginamit niya lang yun para ma-wordplay niya yung Mark 2 sa Iron Man. Ikaw lang yung malambot sa leche flan. Well, my name is Mark 2. Kaso yung baluti ni Iron Man. Tapos sabi pa niyan, tinutulugan ako ng masa parang mumurahin na unan. Wow! Ganyan ba mang lait yung mayayaman sa bansa? Putang ina, ano ba yung unan nyo? Pwedeng isanla? Pansin nyo pag ng lait yan. Mahirap, walang pera, squatter, basura, panay antas sa buhay, kanyang pinanglalaban. Bakit ka aasa makuha ng masa kung ang batas para lang sa mayaman? Ano ba ang basihan ng ostisya sa Pilipinas? Pera daw. Pues fuck batas, kami ang resistance. Bella Ciao! Kapag kami nagkaisa, wala kang pag-asa, what the hell? Walang magagawa ang maganda nyo, ang kasuotan nyong magarang may lapel. Kapag napaliguran na ng pwersa, di maskara at di barel, ordinaryong tao nang kukontrol sa pera parang lakasa di papel. Kaya mag-ingat ka sa mga taong... Ano ko, nauso yan yung Bella Ciao, lakasa di papel. Ano yung reference sa series na Money Heist yata yun? Na ng pwersa, di maskara at di barel, ordinaryong tao nang kukontrol sa pera parang lakasa di papel. Kaya mag-ingat ka sa mga taong dinidis mo, spray ng bara sa iyong daanan at nasa abante listo. Sa saliw ng ratatat, ikaw ay dinidis ko. Mapapachacha tong batas parang federalismo. Kaya hanggang dyan ka na lang. Mapapachacha tong batas, parang federalismo yung chacha, charter change. Sasayaw na chacha. Inidis ko. Mapapachacha tong batas, parang federalismo. Kaya hanggang dyan ka na lang batas. Puta peteng na corner. Ang hilig mo magparak ngayon, tinapat ka sa boulder. Ang pag-asa mo na lang sa battle na to, ay manatili akong sober. Hindi aabot sa akin tong batas, ako'y lagpas na sa border. Time, motherfucker. Time, ganda, mag-iing, mag-iing, mag-iing. Auntel! Okay, yun yung third round ni Tipsy D. Siguro mas malakas yung round 2 niya dito. Paano to? Pinaka-linya na tumatak para sa akin. Para sa akin siguro sa round 3 nila pareho. Walang sigurong masasabi na
Para sa akin lang naman, parang hindi katulad ng round 2 na may, tsaka round 1 nila na may moments, top moments. Dito parang steady lang yung pareho yung round 3 nila. Mas malinis yung performance ni Batas. Tingin ko hindi yata yun dapat yung ender ni Tipsy D. Parang medyo mahina yung ender niya dito. Hirap eh. Parang katulad nung round 1. Siguro, yung content nila dito, parang pareho lang ng, kumbaga, level. Nagkataroon na lang siguro dito sa delivery, dito sa round 3, tsaka sa execution, sa performance. So, pwede ko siguro i-edge ng konting-konti kay Batas itong round 3. So, para sa akin, round 1, tabla. Round 2, edge kay Tipsy D. Round 3, edge kay Batas. So, kung tabla yon, either way, parang ganun din eh, kung iaano ko ng buo. Parang pantay lang sila dito sa battle na to eh, para sa akin. Kung ano yung hinina ni Tipsy D sa delivery at sa linis, yun yung pinalakas ni Batas. Yung kulang naman sa mga wordplay, kumbaga may wordplay din naman si Batas. Angulo naman nila, kumbaga kung mas malakas si Tipsy D sa wordplay, mas magaganda naman yung angulo ni Batas. So yun, tingin ko tabla lang tong laban na to. Para sa akin lang naman yun, base sa pagkapanood ko ngayon. Siyempre, iba-iba tayo ng opinion. Ako, sinishare ko lang yung opinion ko. Tignan natin yung scoring ng judges dito. Tipsy D vs. Batas! Mag-ingay! Huling beses para sa buong araw natin at para sa sarili niyo at para sa... Shoutout sa kanilang pareho! Ang boto ng Urado, 4-1 para kay Batas! Shoutout kay Batas. Okay, 4-1 yung scoring. Pabor kay Batas. Siyempre, pag live, iba rin yung pressure tsaka yung basehan ng judging. May bumoto pa rin kay Tipsy D. So, in a way, pwede rin talagang it could go either way. Siguro, binase na lang to ng mga judges sa live sa linis nung, or sa kumbaga, si Batas sobrang confident niya. Kung mag-stutter man siya, kay Tipsy D kasi parang halata yung mga tigil niya, pati yung sa dulo niya na hindi niya na isara ng maayos yung third round niya. Baka yun yung tumatak sa mga judges. So yun, sana na-enjoy niyo tong review na to. Abangan niyo pa yung mga susunod na reviews. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. Peace. I'm out.